Alam mo ba kung paano magpalit ng brake pad sa bisiklita? Kung di mo pa alam, pwes tamang-tama to para sa'yo ang videong to. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please do consider, like, subscribe, at hit the notification bell button para ma-update ka sa sunod natin mga videos. Ngayon mga kagwardo, pag-usapan naman natin, o ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng brake pad sa ating mga bisiklita. Of course, una natin gagawin ay tatanggalin muna natin ang caliper. Gamit si Allen wrench number 5, yan, number 5 ang size niyan mga kagwardo. Tatanggalin na lang natin si caliper kasi hindi na natin tatanggalin si ating wheel set, no, para mas madali na tayo. Kasi wala tayong stand. So, ito, tatanggalin na natin. Alright, yan, natanggal na. As you can see, yan, makikita mo, wala na pong kalaman-laman yung brake pad natin, as in pud-pud na talaga siya, no. So, ang next step natin gagawin ay ito, tatanggalin natin yan, yung pin. Yan, ang tawag dyan is pin, no? Simple lang. Kukuha tayo ng, yan, long nose. Gamit si long nose, i-strip natin tong, yan, i-strip natin si pin. Kasi nakabaluktot yung dulo nyan para hindi matanggal. So, yan. Pag once na i-strip na natin to, yan, pwede na siyang tanggalin, yeah? Yan, hugutin na natin yan. Pag nahugot na yan, yan, ito nang gawin mo. Yan siya mismo, yan. Yan yung pad natin. Itutulak lang natin yan siya paloob para lalabas siya sa baba. Yan, ito sa kabilang side. Pag lumabas na yung dulo, patakin mo na lang yan siya. So, yan. Yan na siya, buo. Natanggal siya ng buo. No? Makikita mo, wala nang kalaman-laman. Yan. So, ang tatak niyan mga kagwardo, yan, Shimano BU1S. So, ang ating ipapalit mga kagwardo, ito na. Shimano din to, in-order ko sa Shopee. Hindi ko na pinasamahan ng box, kaya tinali na lang nila para makamura ako. No? So, tanggalin na natin yung tali. At ito na. So, titingnan natin kung legit ba yung pad niya mismo. No? Huwag nyo akong gayahin, ha? Huwag nyo akong gayahin. Bawal pong hawakan yung brake pad mismo dahil baka makontaminado yan. Ha? Na may natural na langis yung mga kamay natin, baka magka-problema kayo. No? Huwag nyo po akong gayahin. Chinik ko lang kung legit yung pad niya. No? Kaya kinuskus ko para matanggal naman yung natural na oil na nalipat natin sa kanya. Kaso nga lang, hinawakan din natin ulit, no? May ka-anuhan tayo, kapabayaan. Huwag nyo akong tularan, no? Huwag ninyo akong tularan. So, yan. Itong makikita nyong bakal na yan ay yan yung magsisilbing spring ng ating ano. Yan po yung spring. Kapag piniga natin, kaya bumabalik dahil dyan. No? Yan po yan. Kailangan po i-check mo yan kung naka-plat po talaga siya doon sa mismong brake pad. Dahil kung hindi yan naka-plat, oh, may chance po yung sasabit doon sa rotor mo. Delikado yan, no? Baka magkukos pa ng disgrasya. So, okay siya. So, ito na. Okay naman siya. So, wala natin ibang gawin kundi ikakabit na natin. Sa pagkabit mga kagwardo, simple lang, hawakan mo lang siya ng ganito. Yan. Hawakan mo lang yan ganyan. Tapos, yan na po yung... Uy, una po yung pasok yung dulo. Yung maliit na dulo, no? Tapos, itutulak mo lang yan paloob. Yan. Babalik mo lang siya. Yan, tapos ipipix mo. As you can see, mga kagwardo, ha? Yan, dikit na dikit po yung brake pad natin. Kasi papaliwanag ko, once kasi na mapudpud na yung brake pad mo, yung piston ng ating caliper ay umuusli na yon. Huh? Umuusli na po yon. Dahil manipis na po kasi yung ano natin, yung brake pad. So, ang gagawin po natin ay itutulak natin yan, si piston yan, piston ng caliper. Yan, itutulak natin yan siya pabalik. No? Para matulak natin paloob yan mga kagwardo, gamitan ko siya nito, yung pangtanggal ng gulong. So, simple lang, tulak mo lang siya ng ganyan, sikutin mo lang siya. Yan. No? Dandahan lang siyempre, at ingatan mo din yung caliper mo na hindi masira. Pwede ka gumamit ng ibang bagay, basta yun nga,
ingatan mo yung caliper mo. Pag once na mawala na yung usli niya, o papantay na siya mismo sa caliper, yan, yan. So, pwede na yan. No? Ipapasok na natin ulit yung ating brake pad. Yan. Pag napasok yan, i-check mo na ulit kung pwede na. No? Yung kawang niya. Kung mapasok na ba yung rotor. No? Yan lang po kasimple magkabit ng brake pad. Yan. Pag okay na siya, di ba? Pag okay na siya, yun ah, okay na siya. Pag okay na yung brake pad natin, lalagyan na natin ulit ng pin. Yan. Papasok lang yan. Siyempre, yung bilog niya is nasa bandang kaliwa. At yung dulo, yun, papasok mo, siyempre. Hindi naman papasok yan kung hindi dulo. Alright, gamit si long nose. Sana all long nose. Tupi natin ulit yung dulo para hindi siya matanggal. Pag natupi na yan, fix na yan, okay na yan siya. Up, double check. Alright, okay na siya. Alright, diba, ikakabit na natin ulit. Ang pagkabit, ganito lang kasimple yan. Alright, huwag mo munang tuluyang higpitan yan mga kagwardo. No? Dahil may gagawin ka pa bago mo tuluyang higpitan ang ating caliper. So, ito yung gagawin mo. Pigain mo muna itong lever mo. No? Kakapit yung preno mo, syempre. Ang purpose niyan, para makuha mo yung tamang luwag niya sa rotor niya. No? Hindi mo na kailangan pang i-adjust yung wheel set mo. So, sa pamagitan ng pagpiga mo nun, ay makukuha mo na yung tamang distansya ng buka ng ating brake pad sa ating rotor. No? Yan. Ganun lang, higpitan mo. Ang tamang higpit nito mga kagwardo ay yung sakto lang. Yung pakiramdam mo, yan, ganyan. Yung tipong hindi na iikot, huwag mo nang pilitin. Baka malustrid pa yun, no? Madalas ako nalustridan yan. Yan, pag okay na, yan. Ang ititesting mo na ngayon, agoy. So, huwag mo akong gayahin, no? Medyo may katangahan tayo. Yung ating rotor lock pala, hindi natin natanggal, yon. Medyo baka malas, no? Nagasgasan pa yung ano natin. Gasgas pa ata yung cork natin. Nang wala sa oras, yon. Sabi na. No? Nagkagasgas pa dahil sa katangahan natin. Huwag tularan, no? So, hindi kasi ako gumagamit ng kadena. Rotor lock kasi yung gamit ko. Kasi para sa akin, mas safe yan, eh. Hindi nila kayang lagarin yan. So, yan. Tanggalin muna natin to bago natin matisting, no? Alright. Tanggalin na natin. Okay na. Testing na natin. Isahang ikot lang to para malaman natin kung walang sabit or may malaman mo yun pag may sabit, eh. Kasi of course, di ba? May tunog yan. Sasayad. So, tunog wala naman, no? So, cleared siya. Tapos na tayo sa unahang bahagi. Alright, sa likurang bahagi na tayo mga kagwardo. No? Same tools. So, hindi na natin isa-isahin to dahil pareho lang naman to sa una-una. So, tara, panoorin na rin.
Alright, kunting higpit na lang tayo mga kagwardo. Pagkatapos niyan, yan na. Ititesting na natin kung walang sayad yung ating rotor. Alright, successful tayo mga kagwardo. Hindi natin kailangan pang tanggalin yung ating wheel seat, no? Tapos na tayo. Thanks for watching!